Hello guys! Welcome to my vlog. It's me again, Engineer Ed. At ang napag-usapan natin last time kung ano ang mga basic and fundamental needs ng isang tao kaya most likely nag-a-abroad sila. At sabi nga, nagkakaroon tayo ng brain drain sa Pilipinas. Which it means brain drain, yung mga professionals and skilled workers natin is most likely nag-a-abroad kasi aminin natin sa hindi, malaki ang sahod ng mga tao sa ibang bansa compare sa sarili nating bansa, di ba? So kaya nga kami nag-abroad or kayo. Ngayon, ang importante ngayon sa atin, kung tayo ay kumikita na, hindi it's a matter of how much you earn eh. It's a matter of how you can make a budget for it. So this is the importance of having a good budgeting skills. Wow, skills. So, isa na namang makabuluhang usapan ang ating gagawin. At samahan niyo ako. Woohoo! Alright! Dapat ay pagkaroon ganun ka. Takpan yung ano. Takpan daw. Alright, so, what is budgeting anyway? It's an itemized summary of likely income and expenses for a given period. So, meaning to say, wow, English. Hindi, ibig sabihin nito, kung may pumapasok sa'yo, dapat may lumalabas. Parang ang pangit pakinggan. Pero, it's likely, kung meron kang income, meron kang expense, di ba? Hindi naman pwedeng puro pasok lang, walang lumalabas. Mas masama naman puro palabas lang, walang pumapasok. So, you have to make a budget. So, let's make it deeper. Importance of budgeting. Sabi dito, an invaluable tool to help you prioritize your spending and manage your money. What does it mean? So, alam mo kung ano yung kailangan mong i-prioritize na gastosan at kailangan ma-manage mo yung pera mo. Mas maganda pa yung mga next slide. So, proceed tayo. Number two, will help you identify wasteful expenditures. Adapt quickly as your financial situation changes and achieve your financial goals. So, di ba, last time, pinag-usapan natin yung SMART goals. So, ngayon, pag-usapan natin, paano natin ma-achieve ang ating SMART goals? So, it's a help of a good management of our money income, including budgeting. So, sabi dito, ma-identify natin kung ano ba yung mga kailangan. For example, this remote, is it necessary? Of course. Remote for speaker, is it necessary? It's depend on the people. Pero kung marunong ka na mag-budget, ma-identify mo na siya. It's ano ba to? Wants or needs? So, let's make it deeper. Decrease your stress level. Ay, of course. Kung marami kang isipin, marami kang utang, makaka-stress yan. Maraming bills. Makaka-stress talaga. Parang ang bayarin mo ay nasa halimbawa, ang due date is 10th of the month. Ang sahod mo is every 30th of the month. Parang nasa utak mo, hindi pa pumapasok yung income mo, nasa isip mo na yung bayarin mo. So, yun. Stressful. So, ayan. Sabi ko nga, eto si needs, eto si wants. Nagmi-meet sa gitna. So, you have to identify, is it needs or really you really you need it or you really want it? Yun nga, kagustuhan mo ba o kailangan mo ba? So, isa-isahin natin, needs versus wants. So, dapat alam mo siyang i-identify. Foods, of course, needs. Hindi ka mabubuhay kung walang pagkain. Water. Needs. Pero yung may lemonade, it's up to you. Pero minsan hindi naman masama na i-treat mo yung sarili mo. Toys. Needs din yan ng mga bata. Hindi mo naman pwedeng i-snatch sa kanila ang kanilang kabataan. Pero hindi naman in expense of talagang hindi na kayo makahiga sa bahay nyo. Puro laruan na lang. Candy. Bala kayo mag-decide dyan, may mga anak na kayo eh. Pero, sasabihin ng mga single dyan, ah, once lang yan.
sometime kailangan ng mga bata yan para ano, alam nyo na yon, blanket, it's a part of shelter, kailangan natin yan, needs, bike, nabubuhay naman ako nang walang bikes, so it's a part of wants for me, pero depende din kung ginagamit nyo to pampasok sa schools or sa trabaho, it's needs. Instead na magbayad kayo ng mamahaling transportation scheme or basta yon. Shelter. Siyempre. Needs. Television. Bubuhay ba tayo nang walang TV? Kailangan natin ng information. Pero kung okay lang naman siguro kung wala. Depende sa'yo, pero para sa akin, needs din ang TV. Dessert. Wants yan. Clothes. Wants. No. Needs. Telephone. Needs. Nowadays, hindi na kaya mabubuhay ang isang tao nang walang telepono, cellphone, wifi. Kailangan natin yan. Lalo na tayong mga work at home or study at home ba yun? Basta yun. Jesus or our Savior or our spiritual being. Yan. So, it's needs. Alright. Sabi sa ating slide, ang 70-30, expense or savings. Expenses slash savings. 70-30. Paano ba to? Ang gagastusin mo lang daw sa income mo ay 70% at ang kailangan mong itabi ay 30% as your savings. So kung kumikita ka ng 10,000 pesos, hindi buong 10,000 ang uubusin mo kundi 7,000 lang. At ang 3,000 dapat at least papasok siya sa savings mo. Ang iba naman ginagawa 70% sa expenses, 20% sa savings, at 10% sa charity or tithes. So, yon, dapat hindi nawawala ang tithes or ang ating pagtulong sa kapwa. Imagine guys, dapat tumutulong din tayo, pero hindi naman in expense na yung buong sahod mo ay naitulong mo na, or yung buong income mo, at least 10% of it. Alright? Involve your family. You don't need to shoulder this task alone. A family that budgets together has a higher chance of saving together. Involve everyone while explaining why you need to do so. This gives your kids a sense of money management. Ang alam naman natin sa ating mga previous culture, yung mga nagdaan nating mga generation, pagdating sa pera, pagdating sa mana, napaka-sensitive ng mga generation na hindi dapat pinag-uusapan sa harap ng pamilya or minsan sino-shoulder mo lang, hindi ka open na ito lang yung pera natin, ito lang yung kaya natin. Pero alam niyo, mas magandang practice na i-involve sila, ipakita niyo na mga anak, ito lang yung ating pera. Or nanay, tatay, ito lang yung income ko at ito lang yung kaya kong ibigay. You cannot expect from me because nagbabudget ako. So I hope na magkatulungan tayo. Mas maganda na open ka sa kanila kung ano yung pinagdaraanan mo. Hindi yung lagi kang umu-oo na hindi mo naman pala kaya ibigay. For example, may mga anak na, Nay, tay, mag-18 years old ako. I need a bonggang dibu. Like that. So, it's better na ipakita natin sa mga pamilya natin kung ano yung financial status natin. It's a very good practice though. Maintindihan din nila kung bakit ka ganun ka pera, sa ganun sa pera or bakit ka ganyan sa pera kasi meron kang ibibigay this period or ganyan ka ngayon kasi wala kang pera. Step in making budget. So, una, set goals. Ayan. Kailangan talaga may goal ka sa buhay. So, kung may goal ka na bumili ng magandang cellphone, kung wala siya sa budget, pag-ipunan mo. Number two, identify income and expense.
So kanina ginawa natin 'yon, needs and wants. Ah, sorry. Identify your income and expense pala. Expenses. So dapat na ma-manage mo or naintindihan mo na meron akong papasok na pera this month. Oh, meron pala akong gastos this month. So alam mo 'yon. Dapat alam mo na siya. And number 3, separate needs from wants. Katulad ng kaninang pinag-usapan natin, and design your budget. So, yun, 70-30, 70-20-10, it's depend on you kung paano mo siya i-manage. Ito yung example cash flow. Paano ba yung cash flow? Ibig sabihin, cash flow, nagpa-flow. May pumapasok, may lumalabas. May lumalabas, may pumapasok. Meaning, there's a flow in your income also, or in your money. So, halimbawa, kumikita ako ng 3,000 dirhamo. Wow, dirhamo. So, meaning, it's around nasa 50,000 pesos. So, ang mga kailangan kong i-consider, needs na never mawawala sa aking expenses per month. Yung renta ng bahay, 650. Magbabayad ako ng water, magbabayad ako ng electricity, magbabayad ako ng Etisalat. Etisalat is a telecommunication company dito. So Globe, Smart, like that. Transportation, magbabayad ako, 80 dirhams. Actually, mura nga ito eh. Umuubos ako ng 300 to 350 per month sa transportation pagpunta sa work. Food, 500. Ayan, pasok tayo dyan. Padala sa Pinas. So at least meron na kang padala sa Pinas na 1,000 dirhams or equivalent to 13,000 pesos per month. Yan. Needs yan. Never nang mawawala yan sa gastos mo every month. Ngayon, ito yung wants mo. Hindi mo pa nagagawa yung gusto mo. Siyempre, kakain ka sa labas. Treat yourself. Sabi nga minsanan lang naman. Uubos ng 200 dirhams. Okay? Nag-shopping. 250. May bagong shoes. Entertainment, nanood ng sine, 150, dalawang sine lang yan. 75 per, magkano ba ngayon? 35 dirhams per sine before pandemic. So 74 na movie. So kada week nanonood ka sa sine, so pasok ang 150, wala pa yung pagkain doon. Yung pika-pika. And then load, kailangan mo ng load. Siyempre, kung nagmo-mobile legend ka, bili kang diamond. Joke lang. So, vices, alcohol, cigarettes, kung nag-inom-inom ka pa niyan. Imagine mo, negative 10. Wala. Needs and wants mo, nag-i-excess ka. Yan yung cash flow, ibig sabihin. Hindi enough yung sahod mo para sa lifestyle mo na ganon. So, dapat, alam mo siyang i-manage. So, debt management. Ano ba yung debt? Debt is an amount of money borrowed by one party from another party. Utang. Utang. Meron tayo niyan. I admit, marami ko niyan, pero it's a matter of leverage for my terms, siguro. Leverage, discuss natin another time. Okay. A man in debt is so far a slave. Sabi ni Ralph Waldo Emerson. Alright, totoo naman kasi tulad ko, hindi ako maka-resign halimbawa nowadays kasi meron akong kinoconsider ng mga loans. Or kung ikaw hindi ka makabili ng mga gadgets or ng mga kailangan mo sa buhay kasi meron kang inuunang mga ano, bayarin or utang. So, ilang taon na bang ganito yung lagi yung takbo ng buhay natin? Sabi nga, ako is ilan na ba akong taon nag-abroad? Almost 8 years na mahigit. Uutang. Ah, magtatrabaho sa sahod. Magbabayad ng renta. Kulang, mga utang. Pagtrabaho mo at sumahod ka, gano'n na naman. Paulit-ulit lang. So, palit o palayo ka na sa mga pangarap mo. Kasi, di ba mayroon kang goal na makabili ng ganito after 10 years, after 5 years?
And then, kung gusto mong pagbabago, kailangan mo nang gumawa ng bago. Kailangan daw natin gumawa ng steps or ng way para lumabas tayo sa ganong sistema. Una, reduce income. Ha? Anong reduce income? Why do we have debt? Bakit nga ba tayo nangungutang? Ayan, marami naka-experience nito. Reduce income, nabawasan ng sahod. So, hindi enough yung sahod mo para ma-maintain mo yung lifestyle mo before sa nangungutang. Pangalawa, poor money management. Hindi tayo nakakapag-manage ng tama sa ating mga incomes. Pangatlo, too low salary. Hindi tayo well-paid. At marami ang nakaka-experience niyan. Parang kulang na kulang yung sahod para dun sa trabaho mo. And then, the so-called retail therapy. Retail therapy, yung paunti-unti retail. Yung pagbumili ka ng shampoo, yung pasashay-shashay. Ayun. And then, YOLO attitude, yung you only live once. Hindi pala maganda daw yun. Kaya minsan nangungutang para lang in times na kailangan magpa-birthday ng bongga si bunso. So, kailangan mangutang. Because you only live once. Alright? Common types of debts. Credit card debts. Wow! Pasok na pasok ako dyan. Meron akong credit card, honestly. At malaki ang interest po nito kung hindi mo siya mababayaran ng on time. At least ang minimum. At before the due date. Thanks for reminding me. Malapit na yung due date ko. Number 2, medical bills debt. Well, wala tayong magagawa kung kailangan talaga, wala tayong insurance, health insurance to cover this kind of ano scenario sa buhay natin, lalo na COVID ngayon. So nagkakaroon ng utang ng isang tao. Car loans. Meron akong car loan, so I know. Totoo to. House loan. Meron akong house loan. Dami kong loan, no? Pero, is exempted naman pagdating sa sabi ko nga, it's not a kind of loan. It's a kind of leverage. Alright? I-discuss natin yung pagdating sa pangungutang mo na ginamit mo para kumita. Number 5 is business loan. Ayan. So, minsan add capital, expand your business. Nangungutang tayo para expand ang ating existing business. Alright? How to get out of the debt? How much did you owe? Ilista lahat ng utang. Nako, gamit na gamit si Excel dyan. Para daw tayo makaalis sa utang, alamin natin kung magkano ang ating mga utang. Pangalawa, stop spending. Pay only cash, not credit cards. So, kung wala ka ng cash, please don't use your credit cards. Kung wala ka din naman pambayad, don't ignore it. Debt will not go away unless you clear it. Totoo yan. So, kung may utang ka, huwag mo takbuhan, huwag mo kalimutan, hindi yan nadadala sa pagtulog, paglalaro ng ML. Kung may utang ka ngayon, pagising mo, nandyan pa rin. At ang masama doon, may interest. So, don't ignore it. Stay positive. So, dapat, a positive attitude will to lead a positive outcomes. So, meaning, kung positive ka, there's a positive outcome. Number 5, hold saving. Hold saving temporarily and prioritize paying off your debt first. So kung may savings ka na, di ba yung nagagawa natin kanina na 70-30, kumukuha ng savings mo. Ngayon, kapag may savings ka, magbawas-bawas ka naman ng utang para makalaya-laya tayo. Alright? And then, number 6, extra income. Umanap ka ng pwede mong pagkaperahan. Kung hindi enough ang sahod mo, gumawa ka ng paraan. And then, pay more than minimum. Yun nga, sa credit card.
malaking-malaki ang interest charge ng credit card, lalo na kung minimum lang ang binabayaran mo. Meaning, ang binabayaran mo lang doon ay ang interest, not the capital itself. So, alright? And then, commit. It's more than the attitude and outlook. So, mag-commit ka na gusto mo nang makalaya sa ganitong status, and then, every time na meron kang sahod, dapat nakasegregate na sila. So, sila yung i-prioritize mo para mawala sila dun sa burden mo. Alright, review your budget. So, kapag nakagawa ka na ng budgeting skills mo, wow, may skills. Pag meron ka ng budget allocation mo, then prioritize mo yung needs versus ng wants. And then, 9, cut your credit card. I'm not totally agreed with this cut your credit card. Actually, credit card is very useful in terms of fluidity or basta yun. Hirap explain. Meron niya kasing cashback. Every time na gagamitin mo siya, may bumabalik sa'yo na certain amount o certain percentage na maa-add dun sa credit score mo. And then, kung may pangbayad ka naman, instead na cash ang gamitin mo, credit card ang gamitin mo, kasi may bumabalik na cashback. Pero, kung hindi mo naman nababayaran ang credit card mo, hindi mo nga mabayaran yung minimum mo. Literal, guntingin mo na lang yung credit card. At least, wala kang temptation. So, ito yung snowball effect. So, small something, palaki ng palaki hanggang sa bam, sabog ang utang mo. So, retirement plan. So, kung ikaw, what does it retirement plan? Kailan ka ba magre-retire? As an OFW, I remember first time ako nagpunta ng Saudi, sabi ko, 2 years lang ako, uwi na ako, ipon lang ako, itutuloy kay construction firm ko, civil engineer ako anyway. 1 million lang is enough for me, pero ayun, parang walang nangyari. And then, umulit ng hanggang eto, mag-isip 8 years na ako sa pag-a-abroad. And then, so, gawa tayo ng plan kung paano tayo maka-exit sa gantong rotation of life. Alright? Why plan for retirement? Bakit ba kailangan plano natin yung retirements natin? Inflation rates and cumulative effect of inflation ensures that you will need more money for your retirements. You need to find out where this income will accrue from. Hirap mag-English? Ganto lang yan, guys. Inflation. Magkano ang itlog noong 1990? Isang tray. Sabihin mo na 10 dirhams. 30 pesos siguro, sabihin mo. Ngayon 2020, magkano ang tray ng isang itlog? Hindi ko alam ah. 100. Imagine, from that period, dahil sa inflation rate, yung hawak mo bang 1 million pesos ngayon, 2020, at the year of 2050, magkano na lang ang value ng 1 million ko? Siguro baka nasa 200,000 na lang equivalent of peso today. That's the inflation. So, hindi mo masasabi na milyones ang hawak mo ngayon. Kung, halimbawa lang ha, bigyan natin yung scenario. Meron kang 1 million pesos ngayon, itinago mo sa banko for your retirement. After 30 years, inilabas mo yung 1 million mo. Kasi sinecured mo yung sarili mo eh. Meron akong 1 million. After 30 years, itinago ko siya. Hindi ko ginala, wala akong ginawa. 1 million pa rin. 1 million pa rin pera mo. Pero, yung value ba ng 1 million na yun, equivalent yun sa day na itinago mo? Of course not. Wala na yun halos mabili. Kung meron man, hindi na kasindami ng value ng 1 million today. At ganun din yun, kung nung 1990, yung 1 million mo today, mas malaki ang value niya nung 1990. That's called inflation. I hope na explain ko mabuti ang inflation. So, you need to plan your goals and lifestyle that you want to pursue for post-retirement. So, kung magre-retire ka at the age of 50,
kailangan na plano natin yan. So ano yung lifestyle natin? Gusto mong tumira sa bukid lang or gusto mong tumira sa high-end luxurious condominiums and BGC? BGC. Alright. So unforeseen medical expense. Aba, hindi tayo... Makin naman ay nasisira. So unforeseen medical expenses. Ang katawan natin ay hindi bumabata. Nagkakasakit tayo in the future. So kailangan na po-foresee natin yan. Estate planning. Alright. What is estate planning? It's everything compromising the net worth of individuals including all land, possession, and other assets. So, kung ikaw ay mayaman, meron kang condominiums, meron kang clubhouse, meron kang house and lot, meron kang farmland, meron kang business, dapat plinaplano mo yung estate planning. Yaman, no? So, kung may mga ganyan ka, dapat may estate planning ka. Saan na tayo? 10 mistakes of retirees. Sa mga nagre-retiro naman, ito ang para sa atin. Short-term orientation. Pag-retired na ako, saglit lang naman, mamamatay na joke. Okay, forgetting about inflation, number 2. Yun nga, tagal ko in-explain na inflation kanina. Putting all your eggs in one basket. Nag-invest ka sa isang bagay lang. Halimbawa, nag-invest ka sa real estate. Bumili ka ng isang condominium. Yung area na yun, nagkaroon ng pagsabog na katulad na nangyari sa Beirut. Sumabog ang yung unit. Lahat ng income and savings mo doon mo nilagay. Sabog ka din. Dapat marunong tayong mag-invest sa iba't ibang bagay. Alright? Spending too much, too soon. Nakuha mo yung retirement money mo. Ginastos mo in the period of 1 year, 2 years, 5 years. Trinit mo lahat ng mga apo mo. And then after nun, nga. Alright? Simplifying estate planning. Ayun. Parang tinitingnan natin na yung real estate planning is, okay, sasalin ko lang naman ang plano, ang titulo ko sa mga anak ko, sa mga apo ko, blah blah blah. Pero it's not easy like that. There's a lot of things to consider. Alright? Not preparing for medical emergencies. Yun nga. So kapag nag-retired ka, syempre retired ng katawan mo, pagod yan, marami na yung iindahing sakit. Kung hindi man, may mga unforeseen event talaga na kailangan natin paghandaan ng ating medical emergencies. Not reviewing finances and investment. Minsan, hindi mo na tinitingnan yung mga na-invest mo kasi, sige, bayad ka lang ng bayad. Hindi mo nire-review kung kumikita ka ba o nalulugi. Relying on SSS alone. Paano pag bumagsak si SS, si PhilHealth, si Pag-ibig? Sabi nga, putting all your eggs in one basket. Yun yan. Making risky moves with money. Aba, nakatanggap ng 100 million pesos. Ibinili ng isang warehouse. Tapos nalugi. Yun yan. And worrying too much. Pag naman masyadong inisip lahat to, baka mamatay ka na maaga. The prescription. Invest early. Invest wisely. Hindi lang invest ka, lang invest. Dapat nag-iisip ka din. And invest regularly. Dapat consistent ka sa investing. Right? How to compute how much money do you need to prepare for retirement? So, thank you. Yun lang. So, I hope nakatulong ako sa inyo at ang isusunod naman natin is regarding on the real estate and what is the pros and cons of having real estate. Kasi I really